sama-sama tayong magiging sasaki! Igan ni namin ni bagong Senate President Chis Escudero na inisiyatibo niya na kunin ang liderato sa Senado at wala raw kinalaman dito ang palasyo. Ang pinalitan naman niya ang si Senator Mig Zubiri, hindi makapaniwalang bumoto laban sa kanya si Senator Bato de la Rosa na sinaluduhan pa niya kahapon. Saksi, si Ma'am Gonzales. Naiyak pa si Senador Bato de la Rosa matapos sumaludo sa kanya si Senador Juan Miguel Zubiri habang nagtatalumpati sa sesyon kahapon. Sa isang punto, emosyonal din si de la Rosa habang yakap ng asawa ni Zubiri bago ang talumpati. To Bato de la Rosa, who stuck it out to me till the very end. Sir, I salute you, sir. Pero ang hindi alam noon ni Zubiri, isa si de la Rosa sa 15 senador na pumirma sa resolusyon para mapalitan siya bilang Senate President. My signature was already insignificant. Lumapit sila sa akin after the battle has been won. Meron na silang 14 na perma. Sabi ni de la Rosa, ayaw niya sanang pumirma. Pero obligado raw siya dahil pumirma rin ang mga kabatch sa PDP laban na sina Senador Francis Tolentino at Senador Bongo. Nakapirma na raw si de la Rosa bago magsimula ang sesyon kahapon. At nang saluduhan siya ni Zubiri matapos ang kanyang talumpati, hindi na raw niya napigilang maluha. Napaiyak ako dahil for me, ha? Being a good soldier. Gusto ko sabihin kay Mix Doniza, sorry boss. I failed to win the war for you because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang mission sa akin is talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. Nang malamang kasama si de la Rosa sa pagpirma sa resolusyon, sabi ni Zubiri, kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Parang hindi ko ma-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari niya. Pero nag-usap at least, alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo. Ako po yung sakripisyo dyan na nawala po ako sa posisyon. Bago magsimula ang sesyon kanina, nakausap raw niya si de la Rosa. Nakausap ko siya, sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi ko pa talaga ma-process. Hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So sabi ko sa kanya, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. If he is heartbroken, I am also heartbroken. My heart is really broken. He's a very good leader, Senator Zubiri. I love him very much. Sa kanyang talumpati kahapon, nabanggit ni Zubiri na kaya siya natanggal sa pwesto ay dahil meron siyang hindi sinunod na makapangyarihan. Itinanggi ngayon ng bagong Senate President na si Chis Escudero na may kinalaman ang Malacanang o Kamara sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Did at any point you have any conversation with the Speaker, with the First Lady, or with the President? Nakita kami last week, Wednesday, birthday ng ilang congressman, kasama yung kapatid ko. Pero it was an open and public gathering. So, pag-uusap about the leadership change. But walang pakialam ang Kamara sa leadership change at ganyan din mga komite ng Senado. Wala rin pakialam ang Senado sa leadership at mga komite ng Kamara. Sorry to ask. Sarili raw na inisyatibo ni Escudero ang mangampanya bilang Senate President. Huwebes lang daw siya nagsimulang kumausap sa mga kasamahan niya. Nitong linggo, may 13 boto na siya, mayorya ng Senado. Pero ayaw na raw niyang sabihin pa kung bakit niya naisipang mag-Senate President at kung paano niya kinumbinsi ang mga senador na kumatig sa kanya. Kwento naman ni Senador Jingoy Estrada na bagong Senate President pro tempore, nakatanggap siya ng tawag mula kay Escudero 3 araw na ang nakakaraan. He intimated to me that he was interested in the Senate presidency, and then of course I was asking a lot of questions and I agreed. Walang masamang tinapay sa akin si Senator Mix. He is a good friend of mine. Of course, when I made my decision, of course,
I feel so heavy. Dagdag ni Estrada, balak niyang bitawan ang pagka-chairman ng Labor Committee ng Senado at inalok ito kay Senator Joel Villanueva na nauna ng magbitiw bilang Senate Majority Leader. Si Villanueva nabanggit na may inaalok nga sa kanyang mga komite sa bagong liderato pero hindi tinukoy kung ano ang mga ito. Pinag-aaralan daw niya ang lahat ng posibilidad kabilang ang pagpasok sa minorya. Pwede akong mag-minority and pinag-usapan din namin ni Sen. Coco yan. If others will join me, what's gonna happen and all. So I think we have enough time to decide on it. Mag-ano na rin lang, magbe-break na rin lang in 2 days. As SP Migs made mention yesterday, as far as we are all concerned, we are 7 independent senators as of this time. Ang 7 senador na tinutukoy ni Villanueva bilang independent, mananatili raw munang isang bloke ayon kay Zubiri. Sa ngayon, kailangan pampunan ang ibang posisyong na bakante, gaya ng chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na dumidinig sa charter change. A caucus, I understand, tomorrow, concerning the other committee memberships, because some of the committee heads, chairs, already signified their intention to resign, or some have already resigned. Sa usapin ng Chacha, hindi raw magiging rubber stamp ang Senado sa ilalim ng bagong liderato, ayon kay bagong Senate Majority Leader Francis Tolentino. It has to be proven, pero hindi siguro rubber stamp ang Senate. Nakita nyo, ni sinabi si Senate President kahapon na i-stop nga niya muna yung roadshow hearings ng economic provisions. Nag-resign si Senator. Sa pansamantalang suspendido yun, hanggang hindi namin pinapalitan at mapagpasyahan ko itutuloy pa. So wala pero alam naman ninyo ang posisyon ko ron. Kung ako tatanungin, mawala ako ipapalit. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Libo-libong customer Manila Waters sa 3 bayan sa Rizal ang naperwisyo ng mabaho at madilaw na tubig mula sa gripo. Dahil dyan, umihirit ng refund ang ilang customer. Ang paliwanag ng Manila Water sa pagsaksi ni Maki Pulido. Parang may kanal na kalawang na may lupa na ano. Mag-iisang linggo ng problema ng ilang customer ng Manila Water ang madilaw at mabahong tubig gripo sa mga bayan ng Angono, Binangonan at Cardona sa Rizal. Nasa 18,000 service connections ang apektado. Ang anak ni Jenny nagkasugat sa braso dahil sa pangangati na ipanligo raw ang tubig. Di na rin po ako nakatulog nun sa sobrang kati. Ang init po kasi pag di nakakaligo, kaya po tinitiis na lang po. Pero wala naman daw silang choice. Napapagastos na nga raw sila sa pagbili ng purified water para sa pang-inom, pangluto at panghugas. Kaya ang maliliit na negosyante gaya ni Jessica, nag-aalala na rin. Kinakatakot po pong malugi yung negosyo ko. Sobrang laki po ng effect na nito sa amin. Kaya nga po sana bumalik ko sa dati. Paliwanag ng Manila Water, tumindi ang algae o lumot sa Laguna Lake na pinagkukunan ng water supply dahil sa biglang pag-ulan matapos ang sobrang init na panahon. Hindi raw ito kinaya ng Cardona Water Treatment Plant. Meron naman tayong mga chemicals na pang-treat, pang-alis yan, pero dahil medyo mataas niya yung level ng mga organisms na ko, hindi ito kaya ngayon. So unti-unti tayo magdadagdag nun sa ating treatment process hanggang sa ma-address yung ating quality na nilalabas sa Cardona Treatment Plant. Sinabi rin ng Manila Water na pasado sa parameters ang tubig gripo kaya baka hindi raw tubig ang dahilan ng pangangati ng ilang residente. Umasa naman siya doon sa lahat ng parameters na sinusukat ng ating ng DOH to the Philippine National Standards for Drinking Water. Sabi ng Manila Water, simula ngayong araw, unti-unti nang babalik sa normal ang kalidad ng tubig. Sa halip na sa Laguna Lake, sa Angat daw muna magmumula ang isusupply na tubig. Pero dahil napagastos na sila, sabi ng ilang customer, dapat ibawas ito sa kanilang bill. Kagang maaari, dapat nga wala na kami bayan ng ganyan. Dahil yun wala hindi naman namin na mapakinabangan din yun. Ang sabi ng Manila Water, depende ito sa desisyon ng MWSS Regulatory Office. Iniimbestigahan na ito ng MWSS at depende sa resulta nito kung makakatanggap ng refund ang mga apektadong customer. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Pumalo sa 58 peso level ang halaga ng piso kontra dolya. Nagsara kanina ang palitan ng piso sa 58 pesos and 27 centavos. Mas mahina kumpara sa 57 pesos and 90 centavos kahapon.
Muling pumalo ang piso sa 58 level contra dolyar noong November 2022. Ay kay BSP Governor Eli Remolona Jr., ang patuloy na paglakas ng dolyar ay dahil sa delayed rate cuts ng U.S. Federal Reserve. Pinalutang ni Senadora Risa Ontiveros na may kaso umano sa ibang bansa ang ilang incorporator ng kumpanya kung saan incorporator din si Mayor Alice Guo. Kasunod niya ng pahayag ng alkalde kung saan itinatanggi niyang espiya siya at nilinaw rin ang ilang aspeto ng kanyang pagkakilanlan. Saksi si Maris Umali. Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po. Ang ganitong sagot ni Bamban Mayor Alice Guo sa tanong ng mga senador tungkol sa detalye ng kanyang pagkatao, ipinaliwanag niya sa inilabas na pahayag sa kanyang social media page. Humingi ang alkalde ng paumanhin sa isang pahayag na pinost online. Halos blanco lang daw siya tuwing haharap sa mga senador. Traumatic daw kasi ang mga tanong sa Senate hearing tungkol sa kanyang pagkakakilanlan dahil sasariwain umano nito ang sugat ng kanyang kamusmusan. Anak daw kasi siya ng kanyang ama sa kanilang kasambahay. Bata pa raw ay iniwan na siya ng kanyang totoong ina. Pinalaki raw at itinago siya sa hog farm. Iniwas daw siya sa mga bagay na magbibigay sana ng kanyang pagkakakilanlan. Yan daw ang dahilan kaya halos wala siyang matandaang karanasan. Giniit niyang totoong home tutored siya at walang papel o diploma ng isang formal na edukasyon. At totoo umanong nalaman lang niya ang pangalan ng kanyang ina nang iparehistro ang kanyang kapanganakan nung teenager na siya. Ang pag-iwas umano niya sa mga tanong ay dahil ayaw na niyang makaladkad ang 70 anyos na ama sa issue. Sa parehong pahayag ay tinanggi ni Guo na may kinalaman siya sa nireid na pogo sa Bamban. Hindi umano siya protektor o nasa likod ng illegal na operasyon nito. Hindi rin daw siya espiya ng alinmang bansa, sabay pagtitiyak sa mga kababayan na siya'y tunay na Pilipino. Bilang alkalde, wala umano siya natanggap na ulat tungkol sa mga illegal na gawain ng pogo bago ito i-raid. Pero ipinunto niyang lisensyado ito at may opisina ang PAGCOR sa Pogo Compound. At PAGCOR ang may responsibilidad na i-red flag o supilin ang anumang paglabag nito. Tungkulin din daw niya na bigyan ng maayos sa trabaho ang mga kababayan, kaya pinayagan ang pagtatayo ng Pogo Hub. Pero nakatayo na ang Pogo Compound bago pa siya naging alkalde noong 2022. Nakalista pa siyang kinatawan ng kumpanya nag-apply ng permit sa munisipyo noong September 2020. Pagpunto ngayon ni Senadora Risa Ontiveros, incorporator siya ng Pogo sa Bamban base sa mga dokumento noong 2019 pa isunumite sa Securities and Exchange Commission o SEC. Gayon din ang Chinese na si Zhang Ruijin at ang Dominican na si Bao Yenglin. Si Zhang na-convict umano noong isang buwan matapos masangkot sa umano'y largest money laundering case sa Singapore. Habang si Bao Ying may kinakaharap din umano'ng mga kaso. Ipatatawag naman ng NAPOLCOM si Mayor Guo bilang bahagi ng proseso ng pagtatanggal sa kaniyang kapangyarihan ng pangasiwa sa local police para mapag-aralan kung may basehan ang hakbang na ito. Ngayong linggo raw nila inaasahan lalabas ang desisyon ng NAPOLCOM. Maging ang Philippine National Police, sinisiyasat na rin ang kaso. Iniimbestigahan na rin po natin kung nagkakaon po ba ng kapabayaan yung local police po natin ng Banban Tarlac kung bakit po hindi po nila na-monitor na may ganito po palang illegal activities yung pogo-related business. Ayon naman sa PAGCOR, ilang floor lang ng isang gusali sa Baofu compound ang lisensyado sa kanila at hindi ang buong compound. Hindi raw masabi ng PAGCOR kung may iba pang bahagi ng compound na nag-ooperate bilang Pogo Hub. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali ang inyong saksi. Upos ng sigarilyo ay tinuturong sanhi ng sunog na tumubok sa 19 na sasakyan sa NAIA Terminal 3 parking lot itong Abril, batayan sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Dahil dito ay tinuturing ng BFP na aksidente ang nangyari at wala nang inirekomendang kasuhan ukol dito. Wala rin daw napansing kaduda-dudang galaw sa parking area na magsimula ang sunog. Sinubukan ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng Philippine Skylanders International Incorporated o PSI na nagpapatakbo ng terminal pero wala raw otorisadong magsalita sa kanila. Dati nang sinabi ng PSI na sasagutin nila ang halaga ng pinsala para sa mga nasunog na sasakyan. Panukalang amyendahan ng Rice Tariffication Law lusot na sa huling pagbasa sa Kamara sa botong 231, 3 at 1. Isa sa layo nito ay para maibalik sa National Food Authority ang kapangyarihang magbenta ng bigas sa merkado para mapababa ang presyo nito. Kailangan magpasa ng kahalintulad na panukala sa Senado bago ito maipadala kay Pangulong Marcos para mapirmahan.
Dalawa, sugutan sa pagbagsak ng Cessna plane sa San Fernando City, La Union. Nagsasagawa muna ng test flight ng piloto ng naturang aircraft kasama ang isang student pilot nang bumagsak ang eroplano. Inaalam pa kung human o mechanical error ang nangyari. At para maiwasan ang pagkalat ng langis mula sa bumagsak ng aircraft, naglatag ng oil spill boom ang PCG. Wala pang pahayag ang may-ari ng Cessna plane. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Hindi pa tag-ulan pero tonel-tonelad ang basura na ang nakolekta mula sa Ilog, Pasig simula na pumasok ang taon ayon sa MMDA. At sa dami ng basura sa ilang lugar, na perwisyo ang mga pasahero ng Pasig River Ferry Service. Saksi, si Dano Tingkungko. Dahil sa sandamakmak na basura sa Ilog, Pasig, muntik matigil kaninang umaga ang biyahe ng ilang ferry boat mula PUP Station hanggang Loton sa Maynila. Halos hindi kinaya ng dalawang ferry boat ang biyahe, lalo't pumupulupot sa mga LSE ang mga basura. Ang kanilang makina ay nag-overheat na dahil dun sa mga basura na kanilang nadadaanan. Nag-dispatch ako ng 2 available boats from our Kapitan Dockyard para sunduin yung mga pasahero na kung sakaling mag-overheat itong dalawang bangka, mailipat namin from Valenzuela Station to Pinagbuhatan Station. Tatlong trash skimmer ang naghakot ng mga basura pero hindi nila kinaya ang dami ng umagos sa hilo. Ayon sa Pasig River Ferry Service, ito ang pinakamakapal na basurang nasa lubong ng mga ferry nila simula nang magbadya ang pag-ulan. Magsususpende na dapat ng mga biyahe pero may mga pasaherong kailangan ihatid. Pinilit kaming tumawid ng Loton Station. Mabuti naman nakarating yung mga pasahero, kaso lang mabagal lang yung ang pagtakbo ng aming ferry. Ngayon, ang pagbalik naman namin, ganun ulit, napulupulutan ulit. Matagal yung biyahe namin. Instead na 2 hours, umabot po kami ng 3 oras. Minsan po may nadadaanan po mga basura kaya tumitigil-tigil din po. Mas nagtatagal po yung biyahe po namin. Naglabas ang MMDA ng abiso tungkol sa basura sa Ilog, Pasig, sabay abiso sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Nauna na nilang sinabi na regular ang paglilinis ng ilog na ilang dekada nang nire-rehabilitate dahil sa problema ng basura. Pero simula nang pumasok ang taon, umabot na sa 151 cubic meters o katumbas ng 53 tonelada ng basura ang nakolekta sa kahabaan ng Ilog, Pasig ayon sa MMDA. Bandang alas 4 ng hapon, mas maaliwalas na ang lagay ng ilog sa bahagi ng Lambingan Station sa Santa Ana, Maynila. Iwasan po nila yung pagtatapon ng basura po sa ilog kasi po nagkakos din po siya ng delay din po kapag bumabiyahe po yung ferry boat po, ganun po. And then, yung ilog po, bumabaho po. Kapag bumababa po kasi yung tubig, dumiritaw po yung mga basura, yung amoy po ng ilalim po ng ilog, lumalabas po kaya mabaho rin po. Nito lang Enero, inilunsad ang proyekto ng gobyerno na Pasig Bigyang Buhay Muli. Layo nitong magsilbing green corridor ang ilog at magkaroon ng ligtas na lakaran at bikeway sa paligid nito, gayon din ang mga parke at commercial establishments. Para sa GMA Integrated News, dadating ko ang inyong saksi. Nasa Pilipinas ngayon si Queen Maxima ng The Netherlands. Siya ang Queen Consort o asawa ng Hari ng The Netherlands na si King Willem Alexander. Isa sa mga una niyang dinalaw ang Talim Island. Kasama sa mga sumalubong kay Queen Maxima, sina BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, Rizal Governor Nina Inares, at Rizal First District Representative Jack Duabit. Nakausap ni Queen Maxima ang ilang mangingisda roon. Nasilayan din niya ang fish cage at mga alagang tilapia ng mangingisda sa Laguna de Bay. Today, you know, very well know, Philippines is a country that has a lot of storms and is very prone to climate change shocks. So we really need to develop the resilience of farmers and actually and people alike. If there's actually something happening that they can actually get up again. Perfect for nature lovers ang pasyalang maliliguan sa South Cotabato. At ang horseback riding adventure man sa White Rock Formations sa Burgos, Ilocos Norte. Makibiyahing saksi kay Chris Suniga ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Horseback riding with a view, makiyiha sa Burgos, Ilocos Norte. IG-worthy ang kakaibang White Rock Formation.
Mahangin din sa lugar kaya preskong-presko ang feels. Gandang ala Reyna? Tara na sa Sorsogon. Mga nagagandahang Reyna ang bida sa idinaos na Grand Santa Cruzan sa Sorsogon City, na lubos na inaabangan ng mga residente. 15 Pinay beauty queen na sumabak sa iba't ibang international competition ang nag-ikot sa lungsod, suot ang kanilang bonggang ball gowns. From bonggang Santa Cruzan, let's go south to South Cotabato. If chill lang with Mother Nature ang bet niyong bakasyon, perfect pasyalan ang ilog sa Barangay Landan, Pulumulok, South Cotabato. Pinalibutan pa ito ng mahigit 8,000 iba't ibang uri ng kawayan at puno na sinimulang itanim ng pamilya sa Labit noong 2009. Nitong Marso, binuksan ng pamilya ang pasyalan sa publiko. Ang ilang magbabarkada, enjoy na enjoy sa kanilang outing. Nindot siya niya, makarelax ka o imuhang, kung gusto niyo makahuna-huna o mga nindot, so makarelax ka din nga dapat niya, isa pa bugnaw kaya ang tubig, niya, fresh food ka ayon niya, kanang hilumpod siya. Nature-friendly rin ang mga gamit dito mula sa mesa, upuan, pati na rin ang cottages. Lahat ng yan, gawa sa kawayan. Layo ng may-ari na mabawasan ang paggamit ng disposable at plastic materials. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Uniga ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Salamat tiga sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Claudio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.